Magandang araw mga kaibon. Mag-update lang tayo ng mga alaga natin. Mga nadagdag po tayo mga alaga. Ang mga ginawa po tayo sa ibon natin. Ito po sinabit na po natin sa wall. Para mas maayos. Nagdagdag po tayo ng ilaw mga ibon. Nagdagdag po tayo ng ilaw para sa mga ibon natin. Po natin yung mga bago nating breeder sa mga inakay. Yung pagpasok ng taon. Ito yung badges natin mga kaibon. Sa pares ng badges. Ano po silang itlog na yun? Dealing them. Parang silang itlog. Sana makapisa tayo ng badges. So yung ibang breeder natin. Rainbow. Poster lang yung rainbow na to. Tapos ito mga kaibo na badges po ito. Sinaris muna natin sa parakit. Kasi wala tayong available na hen. Napakagaling na breeder. First time nilang mag-inakay pero napaka husay po nilang mag-alaga ng inakay. Yan, tatlo yung binuwi nila. Bali, apat po ito. Ibaba ko na po yung isa. Ayan po yung dalawa. Napansin nyo yung pag yung breeder magaling talagang malalaki yung inakay nila. Ito pa yung sa nating breeder. Nangyitlog na rin po ito. Rainbow saka rainbow mat. Ito, mga opaline. May itlog po ito eh. Mga kaibon, may itlog. Lapit na po mapisa yan. Magaling na breeder po na, din po natin yan mga kaibon. Ito po yung hagoin ko natin. So, nakapagpainakay na rin po sila. Nakapag-inakay na po sila. Tatlo po yung naging inakay nila. Isa po pinaposter natin. Yan po yung dalawa. So, inko, hago. Pa yung sa ating pares niya. Maging itlog na rin po yan. Ito naman pong pares na to. Ito yung pinakauna nating breeder. Napaka usay din ito mag-alaga ng inakay. Yan po yung pamaster na no, pinakamaliit anak ng Inko. Incomplete hago yan. Napakahusay po nitong mag-alaga ng inakay mga kaibon. Nag-try na rin po ako
papisa ng African lovebirds na itlog sa mga parakeet na wala. Kapag papisa naman tayo, hindi lang siya nabuhay. Ito po yung palaw natin. May itlog na rin po ito. Yung parisa natin na back to back rainbow, yung nakaibuli na rainbow. Tapos may itlog po sila. Ayan, may itlog na po ulit. So ang parang ito talagang halos hindi pa nililipas yung mga inakay nila. Ngayon itlog na po agad sila. Ito rin po, isa pang back-to-back rainbow natin. Nag-rack din po sila ng rainbow mat. Ayan, mga rainbow. Gusto po sa taas. For example, may inakay po dyan, saka dito mangingitlog na po. Ito rin po mag-resting na mga kalibos. Dutino saka RV mat. Okay, mga parakeet natin. Sa Africa naman po, meron naman din po tayong pababa. Pero halos karamihan po, itlogan pa lang po. Ito po yung inakay natin. Hindi pa makawala. Ito pong dilaw, fail palo po ang parents nito, pero sinitik ko dyan po kasi parang lutino po ang lumabas. Sinapa-IT po natin yung mga natin. Pero inihintay ko po makompleto po yung balahibo. Baka light form lang siya, kaya parang lutino. Tapos ito pong inakay na to, opaline na po yan. Opaline po. So ang magkapatid po dito itong opaline saka yung green. Ito po poster lang po. Still follow po ang magulang nito. Ito pong green t-shirt na nasaunaan. Ito po yung parent. Split tail follow po ito. Tapos kung napapansin niyo po, opaline po yung nilabas. Ang tatay po niyan ay ito po. Dati lang po itong post-speak opa. So ngayon po, confirm na po na split opa siya. Split opa po siya. Ayan, naglabas na po ng opa line. Mga post-speak opa line dyan na mga meron kayo, pwede nyo pong gamitin yan. At talaga naman pong kadalasan kumakil ka po yan. Anak ka po ng split opa saka ng normal. Ayan. Pag naging top post split opa. Proven split opa. Best po tayo. Nakapagpapas tayo ng opa lang. Tapos yung ating breeder.
na back to back OPA. Ayan. Ito yung mga anak nila. Dalawa lang po yung kanila dyan. Surbol na po yun na OPA line. Ito po, saka yung ngayon nasa kaliwa. Tapos ito pong dilaw, saka puti, na albino. Ampun lang po yan, poster. Magaling mag-alaga po talaga itong back-to-back OPA line natin. So back-to-back OPA line po yung parents. Automatic ka, puro ito, OPA line po ito, saka po ito. Sa kaliwa. Ito pong dalawa, poster lang. Ano na, yellow bulls, stick ino, saka albino. Tapos mga kaibon, meron po tayo ditong bagong parisan. Bagong parrot sa ibon natin, no? Nakakuha po tayo ng blue fisher at green fisher. Ang targa po nito mga kaibon medyo mabigat po. Post, pares po siya, post, please delute. Kevin Reyes. Shout out po kay Kevin Reyes. Salamat po. Dalaw na rin po natin sa kanya ibon ng mga magagandang ibon po niya doon. One time, mabalik po tayo sa ibonan niya. Ayun po yung bagong paresa natin sa ating ibonan. Nakapag-upgrade tayo. Post-season lang po yan, pero ito pa naman kung talagang kumakarga yung mga post na karga ng ibon. Magaya nga ng post-street open dito natin sa baba. Kumarga siya. Ito po. Ating post-street OPA. Street OPA na. Ang ganda pa ng labas. Pang-street OPA. So, ayun mga kaibon yung mga bago sa ibon na natin. So marami na pong yung mga itlog na ibon na natin. Hintay lang po tayo. Puro bago po kasi yung nakasalang natin. Mga bagong parisan. Mga kaibon. Itong parakit natin. Mga parakit nga po pala mga kaibon pinaka maliit na species sa parrot family. Pero kahit na maliit po sila, napaka-uusay po ng mga ibon na to. Maratalino po ito mga kaibon. Itong badges, itong parakit. Nakakita na rin po ako ng badges mga kaibon na natuturuan magsalita. So, kaya ginagamit ko sa mga show. Ginagamit sa mga magician. Kaya napaka tatalino ng mga ibon na to. Ito yung mga inakay natin na parakit. Halos lahat po yan mga inakay na natin mga kaibon. Gagawin din po natin colony yung malaking pulungan na yan. Ayan, sinesting ko na po maglagay ng pugad. So, pupunuin ko natin yan.
po, ayan, na mga drive papares natin. Mga drive papares po natin. Mga opaline, albino, post-fit opaline cap, yellow bull spit ino, ayan po, split pain follow. Ayan yung sarang din po natin yung mga so, dyan nabawasan po yung mga ibon natin dito kay ibon kasi marami pong kabutihan ng Diyos eh. Best tayo, marami po tayong out ng mga ibon. So, mag-iipon po ulit tayo. Sa ngayon po mga kaibon, yun na po muna. Tuloy-tuloy lang po ang pag-iibon natin. So, mga alaga natin mabuti yung mga alaga natin ibon. Keep breathing, God bless.